morning mga ka-showbiz lookout! Kamusta na nga ba ang mga Katniel fans dyan? Anyway, meron po tayong bagong update. Ito ay ang kapatid ni Catherine Bernardo. Matapos nga kasing magpahayag ang dalawa na sila po ay separate ways na, naghiwalay na, tinuldukan na ang kanilang relasyon, ang chapter ay close na, ay nagbigay din ng pahayag ang ina ni Catherine. Pero ito ay ang pasasalamat sa mga fans ng dalawa na talaga namang hanggang ngayon kahit hiwalay na sila ay nakasubaybay at naninindigan na parehang susuportahan ng dalawa. Although sure na tayo na merong magiging makikatrin, magiging makidaniel. At hindi nga maiwasan na ngayon ay pag-usapan sa social media ang naging cryptic post or makahulugan na mensahe ng kapatid ni Catherine Bernardo. Na ayon nga sa mga netizen, siguro kahit ako yon kapatid ko, nakikita ko marahil kung ano yung sitwasyon ni Catherine ngayon, eh makakapag-post siya ng ganito. Na syempre, ang isip ng mga netizen, ito ay patungkol kay Daniel or patama. Ang naging post na ito ay hango sa isang kanta daw ni Taylor Swift. Nakalagay doon na karma's gonna track you down step by step from town to town. Sweet like justice, karma is a queen. Anyway, ang karma ay ginagamit kapag ka ikaw ay gumawa ng mali at sinasabi nila na darating ang panahon na yung mali na yon eh medyo tatama sa'yo. Sa anumang paraan, kung anumang dahilan, or kung ano ba yung klase ng karma na yan. But biblically speaking, tinatawag ang karma as consequence. Ibig sabihin ng consequence, lahat ng pagkakamali na ginawa mo ay hindi maaaring wala itong mga consequence na pwede mong harapin, which is mas akma para sa akin. Ang pangit kasing pakinggan ng karma. Lahat tayo ay mayroong pagkakamali na minsan dumarating yung panahon na siguro yung sa pagkakamali kong ito, ito na yung pinaka-consequence ng ginawa ko. Ibig sabihin, ano man yung ginawa mong hindi tama, dapat ready kang i-face kung ano man yung consequence. But anyway, hanggat ma-avoid mo iyon, dapat huwag. Mas maganda kasi na wala kang kinatatakutan sa sarili mo na mayroong consequence na darating sa panahon na hindi mo inaakala. But anyway, yung consequence nga ng ginawang ito ni Daniel ay yung pag-give up ni Catherine Bernardo sa 11 years na pagsasama nila at pagtitiis. Ito yung sinasabi ng mga netizen. Matapos nga na i-unfollow nitong si Catherine, itong si Andrea Brillantes. In-unfollow ni Catherine Bernardo si Andrea Brillantes. Kakibat pa niya na yung pag-unfollow daw ng mga malapit na kaibigan ni Catherine like Robbie na ibinahagi naman ni Robbie na yun ay walang katotohanan. But anyway, ang nasabi nga pong kanta ni Taylor Swift na ito ay ipinost nitong si sister Kate ni Catherine Bernardo ang kanyang ate at sabi nga ng mga netizen, kahit sino naman daw kapatid na pag nakikita mong nasasaktan ng kapatid mo, mapapapost ka talaga. Kaya naman, narito po at ibahagi natin kung ano nga ba ang naging say dito ng mga fans or netizen. Oh,
sa ngayon pa lang ay nakikita na natin yung consequence. And it's not karma. Consequence na ginawa niya ay yung nagkahiwalay sila ni Catherine dahil nga doon sa sinasabi nilang pag-cheat na which is hindi pa naman confirmed at wala pa naman talagang sinasabi. Pero coming or galing doon sa pamilya ni Catherine ay maaaring 100%, 70% or 80% na may katotohanan ang lumalabas na balitang ito. Pero for Daniel, sabi nga ay gusto pa niyang isalba, yun nga lang tila napagod na itong si Catherine. At yan ang ating showbiz lookout update. Tuloy lang pong tumutok para po sa ating mga showbiz update. Thank you for watching.